Okay, ulit. tungkol sa double offset reducer, pag-usapan natin ang tungkol sa triangulation, cross triangulation, dimensions using no compass. Okay. So ito yung halimbawa ng double offset ginawa ko sa papel. Yan. Double offset ginawa ko sa paper. Usually ginagawa to sa GI sheet, mga machine connections. Okay? Ito ay 600 by 1200 mm. Takbo siyang 900 by 800. The height, ang pinag-usapan natin sa height ay 1-2 ang height. Tapos yung ating mga diferensya ay 600 at 300. The theta or the angle o backset is 12.7 degrees. So the tangent of theta is 0.225. So ito yung mga backset natin para sa 600, 135. Sa 800, 180, 900, 203. 1-2, that is 270. Now, pag-usapan po natin yan, no? Okay lang. Okay. So, ito yung halimbawa natin. So, the height is 1,200. Ngayon, pag-aralan natin yung tungkol sa mga dimensions. Binigay ko na, mamaya ay i-compute natin para makita nyo po. Dito, ito yung ating side in, no? Meaning ito po ang diferensya natin dito ay 600. Okay? Tapos ang diferensya natin dito ay 300. Okay. Pagdating dito ay ito yung mga sukat, no? 280, 806, 235. Ipapaliwanag ko papaano yung nakuha. Sa papel pa lang ay alamin na nalalaman na kaagad natin yung mga sukat. No? Ito yung side in tsaka bottom in. Sa papel pa lang kasi nakukompute na natin yan. Ito yung top out. Ito yung side out. Okay. So meaning, ito yung side in. Yan. Ito yung side in. Yan. Side in. In. And then bottom in, ito yon. This is the bottom in. Yan, ganyan. Ito yung top. Ito yung top. Tapos ito yung side out. Here. Side out. Now, kung paano natin na-compute yan, kanina nga ay sinabi ko, the theta is 12.7 degrees yung angle, no? Kasi dito kung 100 yan, ito 100, this is 100 and this is 135, ito 135 angle. The angle is 12.7 or tangent of theta 0.225. Paano po yun nakwinta? Yun po ang sikreto. Paano, bakit malaman kaagad natin ang mga dimensions? Dahil malaman na kaagad natin yung angle. Halimbawa, gagawa ka ng plano like this one, no? The height is 1,200. Difference is 600. So this is the 600 by 900. Ito yung 800, takbong 1,002. Okay. So yung angle, the angle 12.7. Paano po 'yon, no? Tuturo ko lang.
dito tuturo ko. Kasi ang height natin dito, no, ganyan. Center to center, kunin natin center to center. Center ng 900 is 450, center ng 600 ay 300. So sa diferensya na 600, makukwenta natin niya na ang height ang sukat niyan ay 450. So automatic 'yon, 450. So that is 450. I-divide natin sa yung height natin na 1-2. Ito, 1-2 ang height. Meron tayong leeg na 100 here, 100. Ito yung 100. 100, ito yung 100. Tsaka 100 dito. No? 100. So 100 sa top out. So this is 100 and another 100 here. 100, 100. So that is 200. So yung 1-2, bawasan natin yung 200, that is 1,000. So automatic yan, 450, divide natin sa 1,000. Tapos i-divide pa uli natin yan sa dalawa. Divided by 2. Okay. Using cell phone calculator. So that is... $450 divided by 1,000 divide pa natin sa dalawa, 0.225. So 0.225, no? 0.225. Ngayon, para makuha natin yung angle in degrees, that is ganito. Shift to tangent. Ganito. No? Shift to tangent. 450 divided by 1,000 divided by 2. The answer is 12.6804. So round up natin sa 12.7. So that is 12.7 degrees. No? Kung meron kayong Arpen calculator, gagaya niyan. So that is 0.225. Ganyan. Shift to tangent. Pindutin lang yung tan. Yan, yan. Tangent. So that is 12.6804. So round up sa 12.7. Yun ang degrees natin. Kaya makuha kagad natin dito sa 600 na opening, that is 600. Okay. Kami tayo calculator. Maraming calculator, no? So, 600 times tangent 12.7 equals, that is 135. So 135 yung ating box set ng 600. Sa 800 naman, that is 800. Oops. Multiplied by tangent 12.7 equals, so 180. That is 180. Okay? Or multiplied mo na sa 0.225. Ganito po yun. 600. Ayan, 600 multiplied by 0.225 equals, ayan, 135. So, ito po yun. So, 800 times 0.225 equals, that is 180. So ito po yung 180. So meaning 12.7 degrees is equivalent to tangent of theta 0.225. So malinaw po yun. So ganito po yun. Ganito po yun, no? Ibig sabihin ganito po yun, no?
Ito na. Here we have 100 plus 135, so 235. And then dito we have 100 here. So 100. Ngayon, 1-2, backset ng 1-2 ito 70. Check natin. Check natin. 1,200 multiplied by tangent. Sorry. Ito tayo sa marami tayo calculator. Here. So, 1,200 multiplied by tangent of 12.7. Ibig sabihin, ito po ay 270. No? Ang backset ng 1-2, ito po yung 1-2 natin, ay 270 plus 100, kaya naging 370 yan. Yan, ganun po yun. So, 370. Naging 370. So, ang angle nito is 12.7. 12.7, ganito rin dito. No? Pinapakita ko lang ay yan, kasi meron pong ano yan. Here, 12.7 ay ito 280. Ito naman ang backset natin sa ito yung 800. I mean 900. Ito yung 600. So, backset ng 900 is 203. Tama. So, 203 plus 280 is 483. Ito naman, ganun din, 483. Kasi ito, 303, and this is the 800, this 1-2. So, ang backset ng 800 ay 180. Here, 180. So, this is 180. 180 plus 303. 483 yan. Okay. Dito naman, ay ganun din. May backset tayo dito na ganyan. Lagyan natin ganyan. This is 235. And then the backset of 1-2 is 270. That is 270 plus 235, 505 po yun. Ganito, 505 din. Kasi yan naman ay ito 370. Ayan. 370. Ito yung 370. 370. Ito yung 370. Plus backset ng 600 na 135. So, 370 plus 135. That is 505. Kaya alam na kagad natin mga sukat yan. Mamaya papakita ko paano nakukuha yung mga figures na yan. Mga figures na yan. Importante lang, eskwalado. Ha, no? Mamaya, actual layout tayo. Okay. So, ganun po, no? Ang importante lang talaga ay ganito. Ha? Magkukuha natin, eskwalado ang opening. Takbo siyang 1-2 by 600, eskwalado din. Kasi pag hindi tama yung ating triangulation, cross-triangulation, bingkong po yan. Pipilitin nilang i-squala to, lagi ng angle corner. Pero dito, wala. Pipilipit po yan. Pag hindi siya, tamang triangulation. Okay.
Importante ang height. Okay, kaya tina-triangulate natin para makuha natin yung tamang height. So ganito po 'yon, no? Ito na, may plano na tayo. Sa plano natin. Ganyan. Oops, to plano. Okay. Paano natin nakuha tong sukat na kanina dito ay ito 806, ito 910, ito B 910, ito C ay 1040. Paano natin nakuha yung mga figures na yan? So meron po tayong computation kasi meron na pong given the height, the differences, center to center na length, tapos yung angle, nakuha na natin. So ibig kong sabihin ganito, ito the height sa plano natin, the height is 12. Ibawas na natin yung 100, ibawas natin ng 483 kanina, nasukat natin to 483. So sa 12 minus 483 tsaka 100, that is 617, huh? Then the 617, okay, ibig sabihin square root of 617 plus 600 na difference, the difference siya 600, 600 na. Ulitin ko, no? 617 squared plus 600 na difference squared. So that gives us the answer 860. So 860 po sa plan, 860. Pero ita-triangulate pa natin yung 860 sa diferensya na 300. So ito ay 860 yan. Mula dito hanggang dyan. Pero i-triangulate natin sa 300. So, ang mangyari na naman yan ay ganun din, no? Ito. Square root siya ng... Sorry. Square root siya ng 860 squared plus difference na 300 squared. So the answer is 910. Kaya ito 910, ito 910. So ganun lang, no? Ngayon magko-cross triangulate tayo itong x, ito. So mula dito hanggang diyan, kung anong sukat ng x. So pag i-triangulate po natin 'yan, dito may given tayo. 617 plus ito 203. No? Ito 203. Plus natin yan, i-triangulate natin sa difference dito ng 300, plus i-triangulate ulit natin sa 300. So, ang pinakasagot niyan ay 923. So, x equals 923. Yan. Ito yung x. Kasi ito yung cross-triangulation mamaya, no? And then yung y, itong guhit na to, that is the y. Kung ito 600, ito 600, tapos ito ay 135, so ano yung y? So madali lang, no? Pwede kayo mag-download ng mga maraming calculator, scientific calculator. Subukan natin to. Oops. Okay. So, subukan natin. So, that is, oops, sorry. That is the square root. Ito na tayo, para madali. So, square root siya ng 600 squared plus
Squared. So the answer is 615. So ibig sabihin 615 tong y. No? So sa angle tayo na 12.7. Subukan natin. That is 600. Divide natin sa cosine of 12.7 degrees. Ganyan. So the answer is 615.047. So round up na yan, 615. Okay. Ganyan. Ngayon pag nag-layout na tayo ng actual. Okay. Sana. Pag nag-layout tayo ng actual niyan, ganito na yun. Actual na, no? Actual layout na. Gagawin natin. Layout tayo ng actual. Sa side in. Actual na. Kunyari, this is zero, no? Actual na. Susuka tayo ng at least, eskwalado, no? Okay, so eskwalado po yan. This is 900, no? Tapos ito halimbawa ay ito na yung 280. Halimbawa 280 yan, tapos sumuka tayo dito ng 483. So 483 wala dito. Eskwalado. Barahan natin para makita nyo. Ayan. And then, yung sukat natin kanina, ito. 910. Oh, hindi na tayo gumagamit ng kompas. Alam mo, 910. Yan. So, ano lang natin, kahit na metro lang. Where's my ballpen? Nasa actual yan, madali lang yan, metro lang. Yan. And then 923. Kung saan magpangabot, yan, alam mo, nagpangabot ito. Yan. And then this one is 806. Ganyan lang. And then 615. Like that. Okay, dito 615. Actual na to, no? Sa euro. Halimbawa lang. Yan, ganyan. Ganyan, actual sa euro. And then 135. Then 600. Halimbawa, dito magpag-abot 600. And then 100. Diba dito 100. So 100 din dito. Sukat ka ng 600. Okay, ganun. So na-layout natin yung side in. Actual. Ito na yun. Side in, actual. Kaya pag na-layout mo na yan, side in, bottom in, top out, side out, tamang ano po yan. Triangulation and cross triangulation. Tama yung mga dimensions. Eskwalado, lahat eskwalado. Perfect po yan. 12. So, tandaan po natin,
dapat eskwalado yan. Dito. Eskwalado yan. Eskwalado. Lahat po eskwalado. Eskwalado po lahat. No? Eskwalado yan. Eskwalado. 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 And then parallel po. Parallel lines and diagonal. Parallel, parallel. Parallel po yan. Parallel. To parallel. Kasi pag parallel po, walang bingkong. Eskwalado po lahat yan. Yan na. Actual, the height, kuhang-kuha po. Napakadali lang po. Mas mahirap ang gumawa ng baby kaysa paggawa nito. Okay? Mabilis, madali lang po. So, mas maganda kung mayroon kayong mga calculators, download. And if you like my video, share. Thank you.